Hello guys, tayo po ngayon ay nagluluto ng pusit na ginataan. Parang Bicol Express ang dating. Ang ginawa natin guys, pinakulaan natin muna ang pusit ng unang gata. Anong lasaw na gata guys, hindi pure. Para maluto muna yung pusit natin. Ayan. Din ito po guys yung ating mga ingredients ha. Ayan. So ito po yung pure na gata. Ayan. At meron po tayong ano dito, sili. Ay, yung bawang nandun na yung bawang natin guys ha. Ayan. So ito po yung ating ilalagay mamaya para maging sarap. So ating po muna nga pinakulaan guys yung ating pusit. Hanggat sa medyo matuyo ng konti. Ayan, tuyo ng konti guys. So pwede na po natin guys ilagay ang ating pure na gata. So ayan guys ha. Paluan natin muna ng konti. Ayan, medyo tuyo-tuyo na ng konti. Kailan na po siya ng sabaw na pure. Ito po yung pure guys na gata. So lagyan natin guys. Wow. Ayan. So gagawin natin guys ay antayin po natin yan na medyo lumapot ang konti yung gata. Kasi ano to eh. Pure to na gata guys. Ayan. Yung purong gata. Okay, so ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Sibuyas. Kasi yung bawang nauna na po guys. Tapos yung sili. Ayan. So, antay lang natin guys na kumulo. At lagyan natin ng kunting asin guys. Kunting asin lang kasi bawal po yung maalat. Ayan, ito na po yan. Wala to guys, mga patsamba-tsamba lang ha. Hindi tayo professional na tagaluto. Tayo yan lang. Naligaw lang sa kusina. Ayan, so maamoy mo yung no, yung bango ng yung pure na gata. So yun ang magpapasarap dito guys. So takpan natin muna, pakuloy natin muna. So habang tayo nag-aantay, hugasan natin muna. Okay, so hinahan natin ang apoy kasi medyo malakas ng konti. Hinahan natin para suwabe ang pagkaluto guys. Ayan, kumukulo na. Ayan, so yun na po guys. Pag yan ay malapit na maluto, matutuyo na po yan. Tapos nilalagay natin mamaya may konti yung sitaw.
Okay. So, yan. Malapit-lapit na mo yan, guys. Konting tis-tis na lang. Yan. At atin naman pong ilalagay yung ating sitaw, guys. Sitaw, lalagyan natin. Kailangan kasi natin ng lagyan ng gulay. Yan. Ito yung mga lutong patsamba-tsamba. Wala ito sa listahan ng mga recipe, guys. Ito'y halo-halo lang. Patsamba-tsamba lang, mga busing. Malaga sa mga guys, ay makakain po tayo ng sustansya. Hindi natin kinakailangan ng mga recipe na mga pagkain. Ang mahalaga po, meron po tayo mga kain na masustansya, guys. Haluin natin, mga busing. Lagyan natin ng konting ajinomoto yan. Matagal na ito, guys, na ginagamit natin sa pagluluto. Talaga pang palasa ito. Kaya wala nang magic syrup, guys. Ah. Ito lang. Sapat na ito, guys. At dapat konti lang ilalagay. Huwag marami. Yan, nangangamoy na, guys. Humahalumuyak na, guys. So, lagyan natin ng konting asin, ha. Lagyan natin ulit. Yan. Yan yan. May ilang minuto lang, guys. Mantay lang natin, guys, ha. Hindi naman ang sa akin, nilapag lang. Ayan, guys, ha, tingnan natin, ha. So, malapit na to. Kailan natin ang konti mga bossing. Kaya yung mga sinayin natin dyan, handa nyo na.
Ayan, malapit na guys, malapit na. Konting tisa lang, mabusing. Okay guys, silipan natin. Ayan, sumalapit-lapit na. Kaya din na maluto muna guys ang gulay. So, tikman natin guys kung anong lasa nito. Natambahan guys, natambahan. Ayan, natambahan guys. Sa mga pagluluto ninyo guys, kung hanggat maaari kasi hindi naman natin pambinta ito, ano naman, pambahay lang naman. Hanggat maaari, maglagay po tayo ng gulay. Ayan, masarap po kasi yung gulay guys. Ayan, so mga ilang ano lang yan guys, mga ilang utot na lang. Kaya na tayo ng ginataan na pusit na may sitaw. Ayan. Sa mga pagluluto guys, kinakailangan nating lutong-luto talaga yung pagkain. Ibig sabihin na kasi sa mga panahon ngayon, marami tayong iniiwasan na pwede pagkagaling ka ng sakit. So dapat ang pagkain ay luto ng maayos, no? Hindi yung alangan ng pagkaluto. Kaya sinisiguro natin na kung meron mang bakterya, patay. Ayan. At kung hindi pa, mayroon pang isang alternate. Ayan. Sigurado. Siguradong tigok na yan, tigok. Ayan. So, ayan. Antayin natin guys, siguro mga 3 minuto lang to guys. Mga 3 minutes lang. So, antayin natin guys ha. Ah, ang may trabaho.
Asal mo? Niluluto ko ng blabla. Blabla si sino? Ito. Siyempre. Bakit? Gusto mo mag-blab din? Ano pala eh. Kaol mag-vlog si Rapot. Yan, so uka, yan, halo-halo guys, halo-halo natin. Para siguradong luto-luto ang ating pagkain kakainin. Yan. Ito po guys yung ginagawang calamari, yung lalaki ng hiwa. Sabi ko ulitan lang. Yan. Saglit lang guys, saglit lang. So malapit na guys, malapit na malapit na. Pinaano lang natin yung ating gata para lumapot ang konti. Medyo na to guys, medyo manghang. Nilagyan natin ng limang sili na yung malaki. Yung kulay green para suwabe ang lasa. Ano pa tayo ng siling ko lang, wala ng siling ko lang. Pwede guys, mamaya-maya. Okay, mga isang minuto lang guys. Ayan, malapit na, malapit na. Alin natin ang huwi. Ang tama kasi malapit na rin maluto yung kanin namin. Yan. Isang minuto lang guys. Yung pagkain mo, Marco, ginalangaw na. Ayan guys, so malapit na. Ayan na. Ayan na guys ha, saglit na.
So ayan na po guys yung ating finished products. Ayan. So ayan po guys. Ayan. So mga ilang saglit lang po ay atin na pong matitikman ang ating patsamba-tsamba na pusit na luto sa gata na may sitaw. Okay. Yun guys ha. Ayan na, luto na. So maraming maraming salamat sa inyong panonood guys. Ito yung simpleng luto lamang. Pampamilya, hindi pang tinda. Pero pwede rin kung may bibili. Ano? Ayan. Sana meron kayong nakakunting natutunan guys sa ating pagluluto. At maraming maraming salamat po. Ayan, ayan na po. Ready na po. Ito na tayong kumain. Ayan. Wow. Oh guys, patayin na natin. Ayan, maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. Ayan, sana ay nakapagbigay sa inyo ng kunting idea. Ayan, sa mga lutong patsamba-tsamba. Salamat guys. Ayan, salut you. Ayan. Thank you for watching, my friend.